fucking truck. Yo, Tube! Another day, another vlog. Luis TV nga na naman pala to, mga kalakotsero, no? At welcome sa season 2 ng aking vlog, no, mga kalakotsero. And for today's video, pag-uusapan natin yung mga bagay na kailangan mong malaman bago ka bumili ng Aerox 155, no? So, bago natin ito simulan, mga kalakotsero, kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalilimutan na mag-subscribe at i-turn on mo yung notification bell kasi every other day maglalabas ako ng video or every day maglalabas ako ng video. So, i-hit mo na yung subscribe button dyan sa baba at i-turn on mo na yung notification bell. Samahan mo ako sa aking journey. So, that's it. Let's talk about it, mga kalakotsero. Peace! So yun, mga kalakotsero, no? Ano nga ba yung mga una natin dapat kailangan malaman bago tayo bumili ng Aerox 155? So, first, kung ikaw yung tao na naghahanap ng fuel efficiency na motor, kasi karamihan naman sa mga motorista, no? Yun talaga yung kanilang hinahanap, no? Yung matipid sa gasolina, kasi alam naman natin na medyo mahal ang gasolina, no? Tsaka alam naman natin na medyo magastos sa gasolina kapag once na motorista ka. So, ang Aerox, meron siyang 4 valves, no? So, given na hindi siya fuel efficiency, no? So, marami nagsasabi na matipid daw yung Aerox. Marami nagsasabi na hindi naman daw matipid. So, given na once na 4 valves ang iyong motor, malakas sumatak, malakas yung makina, syempre, malakas din siya kumonsumo ng gasolina. So, kung ikaw yung tao na naghahanap ng matipid sa gasolina na motor, hindi yun yung Aerox, no? Hindi sa'yo nababagay yung Aerox kasi given na ang Aerox is malakas talaga kumonsumo ng gasolina, no, mga kalakotsero. And then, kung ikaw naman yung tao na mahilig sa long ride, mahilig kang mamasyal, no, gamit ang motor,
So, alam naman natin na ang mga tao ngayon is nakakahiligan na yung mamasyal sa malalayong lugar gamit ang motor. So, kung iniisip mo na gamitin yung Aerox sa paglo-long ride, para sa akin, hindi siya ganun ka-advisable kasi yung tanke ng gasolina ng Aerox is hindi naman ganun ka-kalaki. So, meron lang ang Aerox ng 4.6 liters na tanke ng gasolina, no, mga kalakotsero. So, para sa akin, sa isang malakas kumonsumo ng gasolina, tapos gagamitin mo pa siya sa paglo-long ride, tapos maliit lang yung kanyang capacity ng gasolina, hindi siya ganun ka-advisable na gamitin pang long ride, no? Kasi asahan mo na once na ginamit mo to, mapapadalas yung paggagasolina mo, mapapadalas yung pagsalin mo ng gasolina kasi mabilis maubos kasi nga maliit yung capacity ng kanyang gasolina. At the same time, malakas siya kumonsumo ng gasolina, mga kalakotsero. So isa pa, no, kung ikaw din yung tao na mahilig magdala ng mga papeles, mahilig kang maglagay ng papeles dun sa front pocket ng mga motor, yung Aerox, hindi ganun kalaki yung kanyang front pocket, no. So, meron siya, isa dito sa may left side, no. Pero hindi siya ganun kalaki, no. Hindi siya advisable na lagyan ng sobrang madaming papeles. Kunyari, meron kang ilalagay ng mga malalaking papel. So, hindi siya kakasya kasi maliit lang yung kanyang front pocket, no. So, at saka, iisa lang yung kanyang front pocket na nasa left side, no. Hindi katulad ng mga ibang motor na malalaki talaga yung front pocket nila, no. Yung pwede kang maglagay ng tubig, pwede kang maglagay ng mga payong, pwede ka rin maglagay ng mga papeles, no. Sa Aerox, walang ganun, no. Meron siya pero maliit lang, mga kalakotsero, no. So, hindi siya advisable kung ikaw yung tao na mahilig magdala ng mga ganong klaseng mga papeles, no. So, wala kang choice kundi doon mo siya ilagay talaga sa seat compartment niya, no. So, medyo hassle lang kasi once na nagmamadali ka na, so bubuksan mo pa yung bangko mo and then saka mo kukunin yung papeles mo, o kaya bago ka makaalis, bubuksan mo muna yung bangko mo para ilagay yung papeles mo dun sa seat compartment niya. So, yun lang, medyo hassle lang para sa akin kapag dating sa Aerox, pag wala kasi siya nung front pocket sa harapan, no, mga kalakotsero. So, meron niya pero maliit. So, yun, isa din yun sa katangian ng Aerox, mga kalakotsero. So, kung binabalak mo rin na gamitin sa pagsundo-sundo sa mga anak yung Aerox mo, kumbaga gagamitin mo sa daily use, hindi rin siya ganun ka-advisable kasi given naman na yung Aerox is mataas talaga yung seat height niya, lalo na dun sa back ride mo, mataas na nga dun sa upuan mo, sa driver, and then dun sa angkasan is mas mataas pa. So, kung magsasakay ka ng anak mo o ng bata o maghahatid ka sa school, medyo hassle lang sa pagsakay kasi kailangan mo pang buhatin talaga yung anak mo para lang makasakay siya dun sa likod ng motor mo. So, kasi ganun kataas yung Aerox. So, sa mga balak din bumili dyan na hindi naman binayaan ng height, no? So, tingin ko hindi advisable yung Aerox kasi baka mamaya is mahirapan kayong bumalanse lalo na kapag titigil kayo kasi hindi nyo abot yung semento. So, may kataasan talaga yung Aerox, no, mga kalakotsero. Marami din dito sa atin yung ginagamit yung motorcycle sa pamamalengke. So, kung balak mo na, syempre, hindi naman din maiwasan na gamitin natin pamamalengke yung ating mga motor. So, kung meron kang Aerox at balak mo siyang ipamalengke, hindi rin siya ganun ka-advisable kasi wala siya nung sabitan sa harapan, hindi katulad ng mga ibang motor na meron siya nung sabitan dun sa unahan, katulad nung pinagsasabitan ng mga helmet dun sa unahan. So, di ba, pag namamalengke tayo, kalimitan dun natin sinasabit yung mga pinamalengke natin, tapos kalimitan dun sa apakan niya, dun din natin nilalagay yung mga pinamalengke natin. So, yung Aerox is, yung apakan niya, isakto lang talaga sa paa mo, tapos wala pa siya nung sabitan. And, isa pa, no, mga kalakotsero, yung kung alam nyo, yung hand grab dun sa likod para sa ating sa angkas. So, wala din siya nun, mga kalakotsero. Kung pagbibili kayo ng Aerox, wala siya nun yung hand grab sa likod para dun sa angkasan. Although, meron siya na naka-built-in, nandun siya sa ilalim ng bangko. So, para sa akin, hassle pa yun dun sa angkas natin. Nadudukutin pa niya dun sa ilalim ng bangko yung hawakan para lang makahawak siya. So, parang hassle sa akin yun. Lalo na kung maliit yung angkas nyo, tapos maiksi yung kamay, baka mahirapan siyang abutin yun kasi dudukutin pa niya dun sa ilalim yung hawakan. So, ayun, isa rin sa kailangan mo i-consider bago mo bilhin yung Aerox. At isa pa, no, kapag namamalengke nga tayo, 'di ba, kalimitan kapag yung mga bumibili tayo ng sako ng bigas, sinasakay natin siya dun sa likod. Parang ginagawa natin angkas yung sako ng bigas. So, malaking tulong yung hand grab kasi minsan dun natin tinatali yung sako ng bigas, no. So, dahil wala nga yung Aerox ng ganun, wala kang mapagtatalian. Pero ginagawa ng iba, pinapalagyan nila kasi meron namang available. So, yun lang, medyo hassle lang, tsaka another gastos, imbis na ipanggagasolina mo na lang,
bibili ka pa ng hand grab para lang magkaroon siya ng hand grab. So, ayun, mga kalakotsero. And then lastly, no, mga kalakotsero, ito na yata yung major problem talaga ng Aerox, no. Maraming nagrereklamo, maraming nakakapansin ito ng mga Aerox user, no, mga kalakotsero. So, ito is yung shock niya sa una, no. So, maraming lumalabas na issue na tumutunog daw yung shock niya sa unahan kasi bumabangga siya dun sa taas nung sa ilalim nung pairings nung Aerox. So, marami na nagrereklamo na ganun nga yung issue niya kahit bagong bili lang siya. Ganun na talaga yung issue dahil malambot nga yung shock niya sa unahan. So, once na dinadaan mo siya sa humps o sa mga malulubak, asahan mo na bumabangga talaga at tumutunog. So, para sa akin, ano, medyo delikado lang yun kasi once na nabugbog ng nabugbog yung shock mo sa unahan, kakabangga, may tendency na baka mabali yun tapos mag-cause pa ng aksidente sa'yo. So, meron ng mga instances na may nabalian na ng shock sa unahan. No? So, ayun, kapag bibili ka ng Aerox, no, mga kalakotsero, yun agad yung unang-una mong ipa-check up. No? So, yun agad yung unang-una mong ipaayos kasi napaka-delikado nun para sa ating mga motorista, lalo na kapag yung mabilis tayo magpatakbo tapos biglang bumali yung shock natin sa unahan. Medyo delikado, no? So hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin, no? So ayun, yun yung mga kailangan mong malaman bago mo bilhin yung Aerox, no? So nasa sayo na lang kung nababagay ba sa iyo yung Aerox, no? nasa sayo na lang kung tutuloy mo pa rin yung pagbili ng Aerox, no? So hindi ko naman hinahadlangan yung pagbili mo ng Aerox, no? So itong video lang na to is para lang meron kang kaalaman bago ka bumili ng Aerox, no? So bago ka bumili ng Aerox, at least alam mo na yung mga cons niya, no? Alam mo na yung mga disadvantage niya, no? So, baka mapaghandaan mo na, no? So, ayun, ganun kaimportante yung mga bagay na yon na malaman bago mo bilhin yung Aerox. So, that's it for today, mga kalakotsero, no? So, huwag niyong kalilimutan na hit yung subscribe button dyan sa baba. I-turn on yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video yung nilalabas ko. Lalo na kung bago ka lang dito sa channel ko, no? Mga kalakotsero, samahan mo kami. Maging kaisa ka dito sa aming channel, no? Mag-subscribe ka, no? Kasi naglalabas ako ng video every other day or every day kapag meron akong content na naiisip na about sa motor. So, that's it for today, mga kalakotsero. Sana nag-enjoy kayo at sana may natulong tong video na to sa inyo. So, ayun lang. Stay safe, stay at home, no, mga kalakotsero. Lalo na ngayon, may COVID-19 na lumalaganap at hindi natin alam kung umu-okay na ba yung sitwasyon. Kasi hanggang ngayon, parang dumadami pa rin yung mga cases. So, ayun lang, mga kalakotsero, no. So, peace! Kita-kits na lang ulit tayo sa next vlog ko, mga kalakotsero. Hee!